Gabi sa Untold Stories mula sa Face to Face. Alam mo nang pumunta na inaagaw mo ang boyfriend ko? Ay, hindi ka na maginis na to eh! Tinuring kitang kapatid at best friend! Wala siyang kasalanan! O may kasalanan! Ako na in love sa kanya! Mag-best friend ang bading na si Jonathan at ang babaeng si Mary Rose. Pero hindi lubos akalain ng dalawa na isang lalaki pala ang mamamagitan sa kanilang pagkakaibigan. Eh, sino pa ba naman ang magtutulungan kung hindi tayong dalawa lang? Alam mo na, bilang tayo magka-vibes. Mauna na kami, sis. Ikaw na muna bahala dyan. Sige. Bye-bye. Ingat kayo. Enjoy. Ganun kami. Nakita ko si Amit. Kasama si Mary Rose. Ang sweet nila, te. Sisihan ko rin ang sarili ko dahil pinakilala ko siya dun sa lalaki. Wala akong pinagsisihan kasi mahal ko si Rose. Wala akong pinagsisihan dahil mahal ko si Abel. Sana matagal makarma kayo sa ginawa niyo sa akin. Ano nga ba ang laban ng isang bading kung isang tunay na babae ang makakakompetensya niya sa pagmamahal ng isang lalaki? Magandang gabi po. Ako po si Amy Perez at sa likod ng bawat problema at konfrontasyon, may mga kwentong hindi nyo pa nalalaman. Ito ang Untold Stories mula sa Face to Face. Tampok ang totoong buhay ni Jonathan Mabalin sa kwentong Nang Umibig ang Magkaibang Eva. Ay naku, Mother. Sana naman, next year, makuha ko ng corona, no? Puro na lang trophy at saka sash ng Miss Friendship ang nakukuha ko. Diyos ko, masyado na yata akong friendly. Kakaloka. Oo no. Nga, Miss Friendship ka na naman. Oh, di ba? Next year, kukunin ko ng corona nila. Di ba? Tama. Kores. Paghahandaan ko yung mag... Higil mo na itong katarotadohan ito. Nakakaya ka! Day! Ganito na ako! Wala akong magagawa! Anong wala? Kaya mo magpakalalaki kung gusto mo! Hindi nga ako lalaki! Bakla ako! Bakla, hindi mo ako nakikita! Ano mo? Jonathan! Bumalik ka dito! Gugulpuin kita pag-uwi mo sa bahay! Hindi nyo na ako mabubugbog! Hindi na ako uuwi sa bahay! Hindi na ako uuwi sa inyo! Sa simula pa lang ay mailap na kay Jonathan ang pagmamahal at pagtanggap ng kanyang ama. Kaya naman sinuong niya ang hirap at nakipagsapalaran siya sa Maynila. Dito na niya natagpuan ang kanyang best friend na si Mary Rose. Jonathan? Oh, may makakasama ka na, ha? Si Mary Rose. Siya mag-aalaga kay Mami. Mary Rose, si Jonathan. Makakasama mo sa kwarto. Oh, Jonathan, ikaw nang bahala sa kanya, ha? Yes, ma'am. Okay ka lang ba? Okay lang. Medyo naninibago lang. Ay, ganyan din ako dati. Kumain ka na ba? Hindi pa nga eh. Paano? Dumiretso agad kami dito pagkagaling doon sa terminal. Tom Jones na nga ako eh. Nakakatawa ka naman. Akala ko pa shy-shy ka eh. Bakla ka rin pala. Kapalokan nga. O sige na, mamaya mo nalipitin yung mga gamit mo. Lumapok na tayo sa lawa. Halika na. Pakita ko sa'yo. Marami doon keso ko na. Alam mo, first time ko lang mag-aalaga ng matanda. Mahirap ba? Tsaka, ulanin daw eh. Ay, kere mo yan, te. Basta si Mami lang ang iintindihin mo. Yung pagkain niya, ligo, lakad-lakad, ganun. Caregiver ang eksena ng beauty mo. Oh. Pag-college ka ba? Ha? Hindi. Pero nakapagtapos ako ng high school. Eh kaya lang, kailangan ko magtrabaho para makatulong sa pamilya ko eh. Hmm.
Baka naman sabihin mo na in love ka, kaya ka tinamad mag-aral. Uy, hindi ah. Eh, wala akong pang tuition fee eh, di ba? Wala akong pang tuition, so napilitan ako magtrabaho. Pero nabanggit mo rin yung love-love na yan. Siyempre naman, hindi naman ako na zero dyan, no? Kahit pa paano naman, nagkaroon ako ng boyfriend. Mga lima, mga ganun. Pero sandali lang yun, no? Kasi... Ay! Ang taray mo naman, bakla ka. Lima agad? 18 ka pa lang? Samantalang ako, 32. Wala pa yatang lima na seryoso sa akin. Eh, ubos panahon at ubos pera lang na pala ako. Sus, ikaw, ngayon lang tayo nagkakilala. Sumisente ka dyan ng love life mo. Makaloka to. Alam mo, wag mo nang isipin yan. Total, parehas naman tayo walang boyfriend. Eh di, appear na lang tayo dyan. Di ba? Darating din yung mga ganyan. Tama. Ay, mga ganyan, oh. Ayaw ko dito sa kapi. Gusto ko manood ng TV. Mami, mamaya ka na manood ng TV. Kailangan mo mag-almusal. Kailangan mo kumain kasi inom ka pa ng gamot. Ayaw ko dito. Mami, mamaya na. Kailangan mo... Pero Rosa, ano ba yan? Ano ba? Hanggang ngayon pa ba hindi ka mamarunong magpakain sa nanay ko? Abay, kung ganyan ka nang ganyan, eh, paalisin ka at babalik sa pinanggalingan mo. Ayoko nakikita ng ganyan ang mami ko. Magkakaintindihan ba tayo? Ay, ma'am, siguro po naninibago lang si mami kay Mary Rose. Eh, hindi po ba niresetahan siya ng bagong gamot ng mga doktor? Baka yan po ang epekto. Nagiging bugnutin nga po si mami. Eh, itong mga nakarang araw, sinasakyan lang ni Mary Rose. Ah, ganun ba? Mm. Mabuti, pinaalala mo. Ah, makikipag-usap pala ako sa doktor niya. Mary Rose? Pakiayos, ha? Jonathan, alalaya mo si Mary Rose. Apo. Naku, Mami! Oo. Nakita ko yung picture mo nung bata ka. Ay! Ang ganda mo! Ay! Nakatayad ko yung sinasabi mo. Diba? Alam mo, ako na yata ang pinakamaganda. Maganda noon sa school namin. Oo. Naku, at lalo ka pang gaganda kapag kumain ka ng almusal. Hindi ba, Mary Rose? Oo, Mami. Ay, totoo yung sinabi ni Jonathan. At hindi lang yung Mami. Dapat ang una mong kakainin ay saging. Ay, naku, saging. Naku, masarap yan. Ako din. Ito, Mami. Oo, saging. Kasi alam niyo po ba ang saging? Masustansya to. At hindi lang yon. Nagpapaganda to, Mami. Uy, thank you, ah. Saan? Doon sa pagtanggol ko sa'yo kay ma'am, kaya hindi ka niya pinagalitan at saka hindi ka niya sinabon bago magtanghalian. Yun nga. Wala yun. Ikaw naman. Eh, alam mo, sa totoo lang, hindi ko talaga alam yung gagawin ko kapag sinabon niya ako ng bonggang-bongga. Ano ka ba? Eh, di, umismile ka lang ng bonggang-bongga. Ganun lang yun. Eh, umismile ka lang ng bonggang-bongga. Ganun lang yun, kapatid. Sko, nakita mo naman, ha? Wala pang 10 minuto, mag-best friends na kayo ni Mami. Mm, alam mo yan. Ay, nako, dahil sa'yo, no? Tsaka, bumait siya, ha? At alam mo, napatulog ko siya kaagad. Salamat ulit, ha? Ako. Pwede ba? I-save mo yung ibang salamat mo sa iba pang mga araw. Malayo pang lalakbayin natin. Eh, sino pa ba naman na magtutulungan kundi tayong dalawa lang? Alam mo na, bilang tayo magka-vibes. Paano kayo nagkakilala ni Mary Rose? Namasukan po ako. May nag-invite sa akin na pumasok dun sa trabahong yon. Pero siya dati na doon, palis-alis lang siya. Hindi, at nagsama ho kami. Ni Mary Rose sa isang bahay? Opo. Okay. So mula noon, naging talagang sobrang close na kayo. Uh-huh. Na parang ang dating eh, parang magkapatid na uh-huh. kayo. Sino yan? Stalker mo, no? Sira. Si Juliana yon yung kaibigan ko na taga-parlor. Eh, may nire-reto sa akin nung isang araw na boylet. Oh.
Tapos, pinasa yung number ko doon sa lalaki. Eto ngayon, text ng text. Gusto makipagkita bukas. Oh, loka. Ayaw mo? Choosy ka pati? Choosy pa to. Arty ka pa? Ikaw na tinitext. Hindi naman sa ganon. Diyos ko, sawa na ako sa mga ganyan, ha. Text-text, eyeball-eyeball, oh. A date-date, oh. Any monument. O, boss, ang Andaluch natin. Alam mo yung bakla ka. Bakit ka nakaturo? Ano ka ba? Itatry mo lang naman eh. Kung talagang wala siyang dating, edi goodbye. Pero mali mo namang cute, sige na sis. Cute? Ang pangalan, Abet. May cute bang Abet? Alam mo, te, ikaw lang ang makakasagot niyan. Ikaw lang, wala nang iba. Ba't di mo itry? Malam mo itong chance mo para lumigaya. Happiest person on earth. Itry mo muna. Go, go, go muna yan, no? Go for the gold. Ganon? Ganon yun. Go for the gold na agad? Winter Olympics? Ay, naku. Ubus load tong lalaking to. Sinabi ng alas 7 yung usapan eh. Jonathan? Ikaw si Abet? Saya ni Jonathan nang makilala niya si Abet. Madali silang nagkapalagayan ng loob. At matapos ang ilang linggong ligawan sa text, naging magnobyo sina Jonathan at Abet. Alam mo, dapat lagi natin ulitin ito. Nako, ikaw naman. Di mo na naman sinuod yung polo na binili ko sa'yo. Di ba ang sabi ko sa'yo, mas pumapogi ka kapag may kwelyo ang suot mo. Ayaw mo yata yung mga binibigay ko sa'yo. Hindi, pasensya ka na. Mamadali lang kasi ako kanina eh. Kaya itong t-shirt lang ang naalit ako. Ayan mo, susunod na date natin, okay? Sige. Babe, may problema ba? Abet, bakit ako? Anong bakit ikaw? Hindi ko maintindihan. Marami namang mga babae dyan. Mas bata. Mas may kaya sa buhay. Bakit ako ang gusto mo? Nabubulagan ka ba? O baka naman may helmet dyan sa ulo mo? Kaya hindi ka mauntog at magising. Abet, ito ang katotohanan. Bakla ako. Isang bahay lang. Mas patanda sa'yo ng higit 10 taon. Hindi kita mabibigyan ng anak. Hindi tayo pwede magkaroon ng pamilya. Wala kang maihita sa'kin. Wala. Hindi lahat ng nagkakarelasyon na uuwi sa happy ending. Ako, bilang isang bakla, nakasambahay, hindi na rin ako maasa doon. Tanggap ko na yun. Matagal ko nang tanggap na talunan ako sa lalaki. At hindi na rin ako maasa na magtatagal pa tayo. Babe, sana.
Tama na, huwag ka na umiyak, okay? Be, hindi ko alam kung saan ang galing yung mga sinasabi mo na nagpapahina sa loob at puso ko. Pero sa lahat ng sinabi mo, sorry. Sorry dahil hindi ako tinablan. Dahil hindi ako bulag. At lalong wala akong helmet. Alam ko kung anong pinasok ko. Kaya kahit ano pang sabihin mo, hindi ako aalis. Hindi kita iiwan dahil mahal kita. Beh, mahal na mahal kita. Akala ko sa panaginip pa rin mga ganito. Pero eto tayo. Gising na gising. Buhay na buhay. Masayang nararamdaman. Be, isang buwan na tayong ganito. Sigurado ako masaya ka. Ay, hindi. Masayang masaya. Sino ba ang nauna sa inyo na magtrabaho doon? Si Abet ba o ikaw? Ako po. Magkaiba po kasi yung shift ng trabaho namin eh. Pang-umaga ho ako dati. Si nanay naman ang daming tanong eh. Parang investigador. Eh kasi ngayon ko lang siya nakita. Ay, teka. May isang ulam pa eh. Ayaw tayo nanay. Sorry ba, hindi ko napigilan. Sorry din. Hindi ko napigilan eh. Okay. Tignan mo na sa panggasos mo. Pagkasahin mo tsaka pambili mo ng pagkain. Isang check na malaki, lampas sa papel. Sis, isang buwan na kami. Oo naman, kaya palang saya-saya mo eh. Congrats! Naman, this must be love, sabi na. Sus, kumuha ganun ka pa. Ay, pero sis ha, huwag ka masyadong padalos-dalos. Ikaw na rin nagsabi sa akin noon na yung mga boylets na yan, eh pera lang ang habon nila, no? Kaya sis, payong kapatid lang. Mag-ingat-ingat ka naman. Naku, sis. Mahirap man paniwalaan. Pero, iba to si Abet. Hindi siya basta-basta boylet lang. May trabaho ang moko. At kadalasan, ako pang pumipilit sa kanya na bigyan ko siya ng pera at bilan ng mga gamit. Oh, di ba? Iba talaga siya. At eto ka, dinala ko sa bahay mo. Doon kami natulog kagabi. Ang haba ng hair. Sobrang haba ng hair mo. Natisod ako. Natisod ako sa hair mo. Eh, mabait naman pala siya eh. Mukhang seryoso sa'yo. Hindi ko nga alam kung anong gagawin ko pag nawala siya sa akin eh. Kung ano yung mga hirap na naranasan ko noong mga unang relasyon ko. Sa kanya naman, sobrang sweet na parang tinatanong ko yung sarili ko. Dahil, totoo ba ito? Mamatay yata ako pagka nagkahiwalay kami, nakakaloka. Kung mamamatay, bakit ka nag-iisip ng mga ganyan? Eh, okay naman kayo, di ba? Alam mo, sis, kung talaga nagmamahalan kayo ng totoo, wala kahit sino makakapagpahiwalay sa inyo. Ganun yun.
Salamat, ha. Swerte ko naman, meron akong boyfriend. Meron pa akong best friend! Siyempre! Ay, eto na pala. O, ayan. Ano to? Nakita ko yan sa mall. Naku, bagay sa'yo yan. Ano naman? Bilis! Ano naman? Ang ganda naman nito, oh, sis! Oo, diba? Nakakaya ka naman eh! Thank Sinukat you, ko yan eh. Sinukat? Hindi, ano just lang. Asha? Pero ang ganda. Talaga. Naging malimit ang pagkikita ni na Abet at Jonathan hanggang sa dumating ang araw na babago sa takbo ng relasyon ni Jonathan kay Abet at sa kanyang best friend na si Mary Rose. Mukhang masinsi ng date ang mangyayari ngayon, ha? Kurakalabumbom! Sus, putput na yung pulbos mo, kakadudot mo, wala na, puti-puti. Ah, puti na mukha mo. Alam mo, kaya na pa, bumili pa ako ng sandamakmak na ponda para lang sa papa ko. Lalo na first time niya akong susundin dito sa Baloro. Oh, di ba? Ang saya, parang JS. Sus! Ikaw talaga. Maganda na ba ako? Hindi, hindi ka maganda. Ay? Magandang maganda. Ang ganda-ganda mo ngayon. Oo. Tsaka ang ganda rin ang bulsa mo kasi sweldo ngayon maubos yan. Perfect. Grabe ka naman. In fairness kay Abet, ah, hindi siya mahilig magpabili, ano? Ako nga yung bili ng bili sa kanya. Sko, bili ng bili. O sige, pero wala ka namang humpay sa pagpapadala ng load sa kanya. Oy, grabe ka naman. Mura lang naman yung load, ano? At saka kailangan naman namin yun para mag-usap kami palagi, magka-text-text, ganyan. Ay! Naku, yung cellphone ko pala naiwan ko. Ayan, ganda-gandahan ka dyan, pero yung cellphone mo, iniwan mo. Bilisan mo, baka dumating na yung prinsipe mo. Nakakaloko tong baklang to. Puti-puti na naman. Hey! Ikaw si... Abet. At ikaw si... Mary Rose. Hello, Mary Rose. Hi. Sandali lang ah. Kinuha lang ni Jonathan yung cellphone niya. Okay lang. At least nakita ko sa personal yung minsan na tinext ko na best friend ni Jonathan. So, ikaw pala yung nag-text sa akin. Akala ko si Jonathan. Oo. Mabuti na lang pala, pakialam mero ako. Kasi kung hindi, wala akong makikilalang Mary Rose. Alam mo, lalong mas maganda pala ang boss mo sa personal, no? Nakakain. Ay! Be! Sorry, ha. Yung cellphone ko kasi eh. Hindi, okay lang yun. Ah, sige, mauna na kami, sis. Ikaw na muna bahala dyan. Sige. Bye-bye. Ingat kayo. Enjoy. Doon na kami, ha? Sa pamamagitan ni Jonathan, nakuha ni Abet ang number ni Mary Rose at doon na nagsimulang magkahulugan ng loob ang dalawa. Bagay na kanilang inilihim sa iisang taong malaki ang tiwala sa kanila. Be, madaling araw na ako matatapos eh. Overtime kasi ako sa work. Basta, babawi na lang ako susunod natin na date, okay? O sige na nga. Minsan na nga lang tayo magkikita eh. O basta i-text mo ako pag nasa trabaho ka na, ha? Kaso, wala na akong load eh. Pwede bang pasahan mo ako ng load? Oo naman. Sige, papadalang kita ng load. Ingat. Love you. Love you too. Sa akin. Wala ka bang load? Meron.
Hindi ko lang alam ang isasagot ko. So, ibig sabihin, nabasa mo yung sinabi ko na namimiss kita at gusto kita? Oo. Hindi ko lang talaga alam ang isasagot ko. Tsaka pwede ba? Huwag mo iti-text ng ganun. Bakit naman? Kaya mong pigilan kung iisipin mo na si Jonathan nagmamahal sa'yo. Tsaka pwede ba? Ayaw ko siyang saktan kasi kaibigan ko siya. Hindi natin kailangan ipaalam sa kanya. Pero Abet, mali ito. Mabait si Jonathan. Mabait siya sa'kin, sa'yo, sa'tin. Kaya walang dahilan para masaktan siya o traidorin natin. Kung mali, gagawin kong tama ang lahat. Sana hayaan mo mapatunayan sa'yo na mahal kita. Handa akong iwan si Jonathan para sa'yo. Yan ang huwag mong gagawin. Ayoko siya masaktan. Kaya pwede ba, huwag mo na akong tatawagan, huwag mo na akong itetext kasi ayoko sa'yo. Hindi ako susuko. Hindi ako susuko dahil mahal kita. Please, nung naramdaman mo na na may gusto sa'yo, si Abe, bakit hindi mo sinabi kay Jonathan? Kung talagang tunay na kaibigan ka. Ayoko rin po siyang masaktan eh. Mary Rose, gaano katotoo na tinraidor mo ang best friend mo? Hindi naman po kasalanan magkagusto sa akin si Abe. Kaya alam mo naman kaya bigot tayo. Sandali lang! Eh, yun naman pala eh. At least, alam mo na nagtatrabaho yung mahal mo. Kesa naman, nagpupunta siya kung saan-saan. Di ba ikaw na rin nagsabi na masipag siya? E di, okay. Kaya pwede ba tigilan mo na yung pagmumukmuk mo? Ano pa nga ba? Maganda ba? Oo, ang ganda naman ito. Mukhang mamahalin to, ah. Hulaan ko. Kaya Abet mo tayo bibigay. Tama! Kahit nahulugan to, ginoo ko pa rin para lang mapasaya ko ang Abet ko. Love na love ko kasi yun. Mukhang nga eh. Alam mo, ang sweet-sweet niya. Kapag ka natutulog kami, kinikiss niya ako. Tapos, ang higpit yung makap. Si Dindi nga, nung pinakilala ko nung isang linggo. Nako, inggit na inggit ang bakla kasi ang lambing-lambing daw ng Papa Abet ko. Sabi niya, bakla ang swerte mo, sabi sa akin. Sabi ng bakla, sana daw makakuha rin siya ng ganung jowa. O, di ba? Inggiterang bakla. Nagbilin nga pala si Ma'am, nag-iwan siya ng pera pang bayad ng kuryente. Ikaw na magbayad. Sige. Bukas, babayaran ko. May problema ka ba, sis? Ha? Wala. Siguro napagod lang talaga ako. Ikaw naman. Baka naman may dinadamdam ka, ha? Alam mo naman na best friend kita. At higit pa sa kapatid ang turing ko sa'yo. Kaya, pwede mo ako sabihin ang problema mo. Salamat, sis, ha. Sige na, pitutulog na ako. Ay! Magkakabit na ako ng mat pack. Labanan ni Mary Rose ang panunuyo ni Abet, pero bigo siya. Nagsimula nang magsinungaling ang dalawa kay Jonathan. Hello? Na walang kamalay-malay na nililin lang na pala siya ng kanyang boyfriend at best friend.
Hello, be. Nandito lang ako sa ano ngayon, sa biyahe. Papuntang trabaho. Tawagan lang kita mamaya, ah. Okay, sige, bye-bye. Nagkamali. Nung una ko pala narinig yung boses mo, nakuha mo agad na loob ko. Yan ka na naman eh. Pwede ba? Tigilan mo na yung kakaginyan mo. Oo na nga, di ba? Nabola mo na nga ako, kaya nandito ako eh. Masakit naman nun. Eh, hindi naman ako nabubola eh. Mary Rose, mahal talaga kita. Sorry, ah. Alam mo, mahal din naman kita eh. Oo, aminin ko. Noong una, nilabanan ko. Hindi ko talaga kaya. Paalam. At kung malaman man niya, papanindigan kita. Ipapamalita ako sa buong mundo na mahal kita. Na mas liligaya ako sa piling mo at hindi sa piling niya. Jonathan? Oh, ano mong problema mo, bakla ka? Nakita ko si Abet. Oh, tapos? Nakita ko sila sa restaurant sa Cubao. Nahuli ko sila. Kailan yan? Linggo. Diyos ko. Nagkataon lang yon ano? Nag-day off si Mary Rose, nakipagkita sa mga kapatid. O si Abet, baka naman napadaan lang doon. Bakla ka? Katext ko lang silang dalawa, no? Ang sweet nila, te. May mali siya akong nakita. Ang sweet nila. Maghahawak ka pa. Ayan ka na naman, Dindi. Nangihintriga ka na naman, ha? Sila ba talaga nakita mo? Eh, 101% sigurado. Mukha lang nila yon. Sila yung nakita ko. Ah, sige, kung sila yon, bakit hindi mo pinuntahan? May busy ako eh. Bakit hindi mo ako tinawagan? Putol ang line ko. Hindi sila yon. Makaloka ka? Nangihintriga ka pang bakla ka? Palibasa, naiingit ka kasi ako, meron akong love life. Ikaw wala. Ayan po. Diba? Cute baby. Bakit ba nagdurugo ang iyong puso? Pag masakit lang kasi, hindi nila sinabi sa akin nung una pa lang. Tapos kasama ko pa sa bahay. Sabi kasi sa akin ni Abet, hindi daw siya mahal eh. Kahit na! Sinuhalin yun! Sandali! Sandali! Bakit ngayon ka lang umuwi, bakla ka? Kaloka ka? Kanina ka pa hinahanap ni Mama, no? Sabi ko, na-traffic ka lang pauwi. Oo, ma-traffic talaga kasi ang lakas ng ulan. Tapos,
ano, nakatulog pa ako sa biyahe. Kasi yung kapatid ko ang kulit-kulit eh, napagod tuloy ako. Aloka pa? Kapatid ko nag-text, ang kulit, hanggang ngayon natatanong pa rin. Tinatanong niya kung nakauwi na ako. Sweet naman ang kapatid mo. Mabuti ka pa. Ako, naturing na may boyfriend. Eh, bihira naman tine-text. Alam mo, dati hindi naman siya ganyan. Sa tingin mo ba may problema kami ni Abby? Ha? Busy lang yung tao. Di ba, working student yun? Mabuti pa kayo na mag-usap. Tama. Aalis kami. Uy, sumama ka, ha? Ipagpaalam na lang natin kay Madam. Mag-videoke tayo. Bilis na. Ha? Oo. Okay lang kung tumayag si Ma'am. Okay lang ka lang ba? Pasensya ka na, kasi pagod lang talaga ako eh. Ang traffic eh. Siguro magpasok na muna ako sa loob, baka lumakas may ulan eh. Sige ah. Aminin mo na, gusto mo rin ako halikan kanina, no? Oo naman. Siyempre. Pero wag naman doon. Nakakaya eh. Talaga? Kaya dito. Oo. Ngayon ka pala hiyan? Eh alam na nung pumunta na inaagaw mo ang boyfriend ko. Sa mukha ko. Yung blouse sa suot mo. Galing sa akin yan! Yung relo ng boyfriend ko na inaagaw mo, ha? Galing din sa akin yan! Jonathan! Makinig ka muna sa akin para awa mo na! Bakit ako maawa sa'yo? Tinuring kitang kapatid! At best friend! Tapos ganito ang gaganti mo sa akin. Ang yata. Jonathan, hindi ko na mag-inis na to eh. Hindi ko na ma-plinano ito nangyari lang, sis. Sorry. Sis! Sorry! Humaharap ka sa akin sa bahay. Inosente ka. Yung palang manantay ka mo. Bakit ka mapapatawad? Sis, sorry! Jonathan, tama na! Ba! Wala siyang kasalanan! Oh, may kasalanan! Oh, na in love sa kanya! Kaya tatanggol mo pa siya? Abe, bakit mahal na mahal kita? Inalagaan kita, kulang na lang sambahin kita dahil na mahal kita. Mahal na mahal kita, Abe. Jonathan, tama na. Tama na. Patawarin mo kaming dalawa. Hindi namin sinasadya. Mas gusto ko mahal na babae kaysa sa'yo. Yung nararamdaman ko eh. Aminin ko, pera lang ang habol ko sa'yo. Jonathan, tama na! Jonathan! Pinaniwala mo ako, mahal mo! Tama na, Jonathan! Wala ko ako kayo! Ganit dahil sa nakita ko sa kanila, naramdaman ko sa kanila na inaahas pala nila ako. Yung boyfriend ko at ang best friend ko, may namamagitan na pala sa kanila. Harap po kami sa tatay ko. Kapag handa na po akong sabihan lahat sa kanya. Buhay mo yan. Pero mag-isip-isip ka. Bata ka pa. Salamat. Iingat kayo, ha?
Alis na po kami. Sige po. Sama ng loob ni Jonathan, dumulog siya sa face-to-face para ihinga ang kanyang hinaing at para na rin harapin ang dalawang taong minahal niya, pero tinraidor siya. Ang nagiging mahirap dito is the fact na hindi nagkaroon ng closure yung kanilang relationship, na ang feeling talaga ni Jonathan ay sabihin na natin, talagang hindi siya binigyang halaga bilang isang kaibigan. Wala tayong karapatan na saktan ang kalooban ng sinuman. Ito ang pagkakataon upang humingi ng tawad at magkasundo kayo. Sorry ah. Hindi ko sinasadya. Sorry din eh. Ano naman kasi, kung nakinig ka lang sa akin, no, hindi naman magsisinuwal, hindi naman kita ipapahamak, no? Kung naman, alam mo naman mga bading, pag umiibig, binibigay lahat, pero huwag natin kalilimutan. At least magtira tayo para sa sarili. Oo na, sige na. Hindi kita inaano, eh. Kung naman, tawagan mo lang ako. Oo, sige na. Oo, sige na po, kahontas. Malis ka. Ano ka ba? Sige. Bye-bye. Text-text, ha? Hello, Mother! Oo, papunta na ako. May dinaanan lang ako. Oo, bibilisan ko na nga. Oo, unang jeep na makikita ko, sasakay na ako para maabot ako. Oo, sige, sige. Oh, sige, bye-bye. Sasakay ka ba? Salamat. Maglalakad na lang ako. Jonathan at pinagbubutihan na lang ang pagtatrabaho para makalimot sa isang pag-ibig at pagkakaibigan na sabay na naglaho. Hangad na lang namin ay mahanap niya ang pag-ibig at pagtanggap na inaasam-asam niya mula sa isang taong tunay na magpaparamdam nito sa kanya. Magandang gabi po. Ako po si Ami Perez at sa likod ng bawat problema at konfrontasyon, may mga kwentong hindi niyo pa nalalaman. Ito ang Untold Stories mula sa Face to Face. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na Webes. Maraming salamat po sa inyong panonood at para po sa inyo to, mga kapatid. Isa sa pinakamatinding revelasyon na napanood natin sa Face to Face. Ano pong dahilan bakit nandito kayo ngayon? Alam ko na totoo, no? Alam ko kung sino sa mga lalaki at mga tao. May relasyon kami na asawa niya. Magdalena, totoo ba ang sinasabi ni Zaldi? Opo, totoo po. Wala akong kaalam-alam. Iniputa mo na ako sa ulo! Sige! Sakta mo kami na anak mo! Sige! Para malubos na yung dahilan ko para iwan ka! Tonton Gutierrez, Ramon Christopher, at Precious Lara Kigaman. Sali ko, mahal ko! Asawa mo, kapatid ko. Oma, kambal tayo! Inanito mo ako! Sa susunod na Huwebes, sa Untold Stories, mula sa Face to Face, sa Prime Times 5 ng TV5.